ikatatlumpu ng Setyembre, Miyerkules, paggunita kay San Geronimo, pari at pantas ng Iglesya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Samantalang naglalakad sila, may taong nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan." Sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon. Ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan." Sinabi ni Jesus sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ang tao, "Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipadibing ang aking ama." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos." Sinabi naman ng isa, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit magpapaalam muna ako sa aking kasambahay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang sinumang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. "Susunod po ako sa inyong Panginoon, ngunit magpapaalam muna ako sa aking kasambahay." Lehitimong dahilan ang pagpapaalam sa mga taong may iwan sakaling meron tayong pupuntahan o gawain na dapat gampanan. Hindi naman natin ito minamasama. Mas tila nagpapakita pa nga ng kawalan ng paggalang ang mga taong umaalis na lang na hindi man lamang nagpapaalam. Isang palaisipan ang naging tugon ni Jesus sa taong nagsabing susunod siya pero kailangan muna niyang magpaalam sa kanyang mga kasambahay. Sapagkat sinabi ni Jesus, ang sinumang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Mahalagang maunawaan natin ang tunay na pagpapakahulugan ng mga salitang binanggit ni Jesus sa talinhaga. Nais lamang bigyan din ni Jesus na ang sinumang nagpasyang sumunod sa kanya, subalit lingon ng lingon sa mga bagay na iniwan niya o kaya'y isasakripisyo niya alang-alang sa Diyos, ay hindi masasabing tunay na tagasunod. Ang paglingon ay tanda ng panghihinayang sa mga bagay na nagawa na nating iwan alang-alang sa kaharian ng Diyos. Lahat ng bagay dahil sa kaugnayan natin sa Diyos ay maaari nating tingnan bilang walang halaga, sapagkat ang Diyos ang pinakadakila sa lahat ng ating yaman. Kung tunay na mahal natin ang Diyos, hindi dapat pinanghihinayangan ang anumang yamang material na ating may iwan. Pagsasagawa. May mga mahalagang bagay ba sa buhay mo noon na nagawa mong iwanan alang-alang sa iyong pagmamahal sa Diyos? Kung wala pa, ano kaya ang magagawa mong iwanan alang-alang sa Kanya?